pero huwag kang anak ko! Hiwalay na tayo! Lumalas ka! Pinagawa namin itong bahay na to para kay Maggie. Kung sino man ang lalabas ang totoong anak Karenina, sa kanya mapupunta itong bahay na to. Kung nasaan ang mga anak Karenina, nandun din dapat kayo. Kayo ang mga tunay na apo, hindi sila. You should not share the pie. You should own it. Yang ninang yan, nakikiklose-close na rin dyan kay Ma'am Carmela. Huwag ka nakikichami-chami dyan. Dahil baka nakakalimutan mo, hindi mo yan kaibigan. Kalaban mo yan. Si Maggie, Abel, I think buhay pa siya. Nakita ko siya. Patay na si Maggie. Imposible yun. Hindi naman kailangan hanapin yung multo ni Maggie. Dapat mag-focus tayo sa paghahanap kay Brent. Kapag nakita si Brent, mamatch namin yung DNA niya sa isa sa inyo. Uncle, makikilala na natin kung sino talaga totoong anak Karenina. Ang tatay ni Ana Karenina. Nasaan ang anak ko? Brent? Is that you? Ako nga to, Ruth. Bakit, Ruth? Hindi mo ba siya kilala? Hindi ako sure. Ilang beses lang naman kaming nagkita noon eh. Tsaka matagal na yun. Hindi mo nga siguro maalala. Pero ako, tandang-tanda ako pa kung paano mo pinakilala sa akin si Maggie. Sa isang bar, sa Libis. Mas love at first sight. Ruth, totoo ba yan? Tama. Pero bakit parang ang laki naman ang pinagbago mo? Matagal na panahon din ng 15 years. Ito ang mga papeles na nagpapatunay na siya si Brent. Nandito ang passport at lisensya niya. Paano mo siya nakita kagad? Dali lang. Mula school records niya, tuntun ko ang previous address pati mga umampon sa kanya. Pagkatapos niya, naging madali na lang ang lahat. Ibig sabihin, ampon ka rin. Isa yun sa mga things in common namin ni Maggie. Parehas kasi kami. Pero siya, mas naging prinsesa siya sa mga umampun sa kanya. Ako, itinuring na basura. Pero sa mga pagkakarinig ko itinapon din pala siya. Are you accusing me of something? Ha? Baka nakakalimutan mo. Ikaw nang iwan sa anak ko matapos mo buntisin. Hindi ko alam na nabuntis pala siya. Lumayo ako dahil alam ko naging bad influence ako sa kanya. Hindi masama ang intention ko kaya ako lumayo. Kung alam ko lang nabuntis siya, hindi na sana ako umalis. Eh kayo, ano ang excuse niyo? Bakit niyo siya pinabayaan? That's enough! Hindi ito ang tamang lugar at oras para magsumbatan. Let's talk somewhere more private. Hindi na kailangan malaman pa ng iba yung baho ng pamilya natin. Ang buti pa nga, lumipad na tayo sa loob. Sandali. Bago kayo umalis, pwede ko bang malaman kung sino sa kanila ang anak ko? Inanday lang kung bakit ka namin pinahanap. Para masagot din yung tanong mo. Gusto namin malaman kung sino sa kanilang tatlo ang totoong anak yun ni Maggie. Karen, tatay mo. Tay? Huwag presumida. Hintayin ang DNA test. Dante, pakibilis-bilisan nga mag-drive. Yes, ma'am. Ma-relax. Di natin kailangan magmadali. Alam mo kung totoo yung text ni Uncle Abel na hawakan nila sina Brent, hindi naman na siguro papakawalan yun, di ba? Because I can't wait to see him. Kung siya nga si Brent, matatapos na rin to lahat, finally. Alam mo, bakit ba sobrang affected ka na malaman ng tunay na anak Karenina? Because I've been living in guilt, Briggs. Guilty rin ako sa nangyari kay Maggie noon. Isa ako sa mga nagkulang sa kanya. Alam ba, sa kwento mo, parang lahat yata kayo nagka-atraso. Porkit ba nalaman ng anak Karenina, mawawala na yung guilt na yan? Hindi mawawala.
mababawasan. Dahil kay Ana Karenina, makakabawi na kami. Patingin ka ng mukha mo, patingin. Bakit? Sabagay, anak. Magkamukha naman kayo eh. Pareho kayo ng tenga. Ay, nay naman eh. Nay, kung ako man yung hinahanap nilang apo, malalaman na rin naman sa resulta yun, di ba? Kasi... parang hinahayab lang ng nanay mo. Diyos ba, nang... Pansit, malalaman ang resulta na ihihihi ako. Nay, utang na loob. Kumalma kayo, Nay. Mabuti pa, pumunta na kayo sa kwarto, dadalhan ko kayo ng tubig. Ha? Kumalma na kayo. Halika na, Nay. Kung ano man ang maging resulta, Nay, kung ano man ang mangyari, pangako niyo sa akin, tanggapin na lang natin, maging masaya na lang tayo, ha? Hindi ako maging masaya hanggat hindi ikaw ang totoong anak rin, Nina. Intay mo sa kwarto, ha? Yung malaman mo na ikaw talaga yung tunay na anak ka rin, Nina, yun ang dapat na main concern mo. Not that Karen or her mom. But Karen lied to me. I trusted her. Akala ko kaibigan ko siya. Yung pala nagsiskim lang sila ng nanay niya sa akin. Sana talaga hindi nila ako nagtiwala. That's true. But never trust them. Never trust anyone. Hindi mo sila friends. Isipin mo na lang kung bakit ka talaga nandyan. For the money. Para sa katotohanan. Yes, ma. Alam ko na ang totoo. Wala akong kaibigan. Wala akong dapat pagkatiwalaan. From bad boy to businessman. I can't believe na pwede palang magbago ang isang tao. Mula sa isang addict na party boy, self-made man ka na pala ngayon. Matagal na panahon din ng 15 years. Maraming pwedeng magbago. So, meron kang business sa Cebu? Meron akong pig farm. Babuyan ang aking business. Ang layo na Cebu ah. Bakit nakarating ka kagad dito? Well, nagkataon naman na meron akong ka-business meeting dito sa Metro Manila. Sakto naman tumawag yung investigador. Kaya ako pumunta dito. Pero teka, hindi naman siguro yun ang dahilan kung bakit yung ako pinapunta dito, di ba? Para umorder sa akin ng baboy. Come on. Let's cut the chase. Bakit yung ako pinapunta dito? Kailangan namin yung DNA sample mo. Tapos yung sample, imamatch namin sa tatlong bata. Wala na kaming ibang kailangan sa'yo. Babayaran ka pa namin sa istorbo kung gusto mo. Basta ibigay mo lang ang DNA mo. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Lalong-lalo na ang pag-iinsulto ninyo. Pero sige. Ibibigay ko ang DNA ko. Pero hindi dahil sa inyo. Alang-alang kay Maggie. Kung ito lang ang tanging paraan para mabago ko ang nangyari sa kanya, gagawin ko. Kung ganun, ano pang hinihintay natin? Kumuha na tayo ng DNA niya para malaman na natin kung sino ang tunay na anak Karenina. Not so fast. I want to put this in writing first. Gusto niyo pa ng kontrata, Uncle? Gusto kong protektahan si anak Karenina. Sa kanya ko ibibigay ang estate ko. Gusto kong malinaw na hindi ka maghahabol sa mamanahin ng apo ko. Hindi ko kailangan ng pang-iinsulto ninyo. Brent, dapat intindihin mo ang asawa ko. Para sa anak mo to. Para sa ikabubuti ni anak ka rin niya. Sige. Pipirmahan ko kung ano man dapat na dokumento kailangan pirmahan. Alang-alang kay Maggie. Tapos lang to. Oh, Ana! Ano ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka? Hinihintay ko silang matapos mag-usap. Huh? Ako rin. Yung nanay ko nga eh. Kabadong-kabado. Muntik na himatayin. Kaya nga nagpunta ako dito para ikuha siya ng tubig. Ikaw, Karen. Kinakabahan ka ba? Oo naman. Pero halo-halo kasi. Natatakot,
pero excited ako. Ang weirdo lang kasi sa pakiramdam na may kilala ko na yung tatay ko. Kung sakaling siya nga talaga yung tatay ko. Eh, ikaw ba? Meron ka bang kinalaki ang tatay? Kasi ako, hindi naman counted yung boyfriend ng nanay ko ngayon kasi kakamot na singit, tas inaamoy. So wala talaga akong kinilalang tatay. Patay na yung tatay na kinalikahin ko eh. Birthday niya nga bukas eh. Sayang naman kung wala na siya. Pero, kumusta naman siya bilang tatay mo? Okay naman. Mahal niya kami ni Anay, saka ni Ate Becky. Tinuruan niya ako kung paano mabuhay ng simple at kung paano makontento. Pero nung namatay siya, ang hirap pala. Kasi kahit simple lang yung gusto mo, ang hirap pa din palang makuha. Ana, sa buhay talaga, swertihan lang. Eh ngayon, may isang suswertihin sa atin. Isa sa atin magkakaroon ng totoong tatay. Kaya kung sakali na ikaw, alam mo na, balato na yan, ha? Huwag kang mag-alala. Kung ako naman, babalatuhan din kita. Uy, Nina! Tama-tama. Pinag-uusapan namin ni Ana yung mga tatay namin. Share ko naman dyan, oh. Asa sila? The apprentice is back! Si Mami, magkailan lang ako i-report tungkol sa acquisition sa Batangas eh. Saan siya? Kuya, meron silang family meeting. Kasi mahalaga yung pinag-uusapan nila. Really? Ano? Well, they found a guy who knocked up Tita Maggie. So sinasabi mo, malalaman na natin yung tunay na apo ni Lolo? I know, right? Alam mo sana lang, kung malaman man nila kung sino yun, hindi yan yung Daing Girl o kaya si Pokpok Junior. Pwede na sa akin si Emo Girl. At least kahit na medyo pa-brooding, may breeding pa rin, di ba? Ikaw, kuya, sinong bet mo sa kanila? Anong bet? Sino sa kanila yung tingin mo totoo? Si Pokpok Junior, no? Bakit? Dahil lang may crush siya sa'yo? Si Karen ba yung sinasabi mo? At may gusto siya sa akin? Duh! Kaya why are you so dense? Si Karen nga yun, kaya nga meron siyang drama na may matay-himatay effect pa eh. Kasi nga, nagpapapansin siya sa'yo. Kasi type ka niya. Ew. Nina. Nina, bakit? Bakit ka ba biglang umalis kanina? Galit ka ba sa amin ni Karen? Hindi sa'yo. Kay Karen. Kay Karen? Bakit? Narinig ko sila ng nanay niya na nag-uusap. Pinag-uusapan tayo. Ana, para sa kanila, kompetisyon lang lahat ng to. Kaya huwag ka maniniwala sa pagiging friendly niya kasi kalaban ang tingin niya sa atin. Si Karen? Pero mabait naman si Karen eh. Kunwari lang yun. Hindi ko lang alam kung anong plano nila eh. Pero sigurado ako na pag nagkaroon ng pagkakataon niyang si Karen, tatraidorin tayo niyan. Kaya huwag ka magtitiwala sa kanya. Traidorin yung babae. Nay, pwede ba? Nakakaduling na yung ginagawa niyo eh. Hindi ko tuloy maiisip kung anong problema ni Nina, kung bakit sinusumpong na naman yun. Anak, pwede ba intindihin mo yung pagpapa-DNA mo? Hindi si Nina? Oh, eh ano namang problema dun sa DNA-DNA na yun? Okay nga yun eh. Isipin nyo ah, sa malinis na paraan, malalaman na nating lahat na ako talaga yung hinahanap nilang anak ka rin, Nina. Kung ikaw talaga si anak ka rin, Nina, paano kung hindi? Anak,
Nakikita mo lahat to? Ha? Itong kutsyon. Itong comforter na to. Anak, yung bubble bath ko. Yung aircon na yan. Yung masarap na Lafox. Mawawala lahat yan, anak. Tsaka, yan si Aldrin, yung crush mo. Tingin mo makikita mo pa yan? Hindi mo na makikita yan, anak. Oras na malaman nilang hindi ikaw si Ana Karenina. Si Aldrin? Pangalan pa lang, nahihilo na ako. Naya, ano ba talagang depensya ko sa kanya? Aldrin! Hoy! Aray! Nay! Ito, napaka-OA mo naman. Joke lang! Alam mo, Karen, kung ano depensya sa'yo? Wala kang focus, anak. Focus naman. Hocus pocus, anak. You focus. Okay? Nay naman, wala kang kay mag-English. Huwag mo na itry. Lalo namang ayokong itry na bumalik dun sa dati nating pinanggalingan. Anak, nakipag-iwalay na ako sa tsokadyo mo. Bukod dun, nagyabang-yabang na tayo kay Aling Tasing. Tapos babalik tayo dun, saan tayo pupulutin ito, Karen? Ay, hindi, Nay. Isipin niyo to, ah. Tatlo na lang kami pinagpipilian, di ba? Kaya kung tutuusin, malak na yung tsansa natin. Kasi yung tumataya pa kayo sa loto, sa wedding. At kahit papano, Nay, nanalo na tayo. Nanalo? Paano tayo nanalo? Kahit papano naman, naranasan na natin yung ganitong buhay, di ba? Buhay mayaman. Oh, at nalaman natin na hindi lahat ng rich and famous dyan matapobre. At kahit ano't ano man, Nay, di ba nagkaroon ako ng mga kaibigan? Anong kaibigan, anak? Nay, di ba hindi pa naman ako nagkakaroon ng kaibigan kahit kailan? Oh, pagdating natin dito, instant dalawa agad. At kapangalan ko pa, Nay, di ba na yung bongga-bongga nun? Karen, nakalimutan mo na ba kung ba tayo nandito? Para iahon natin yung mga sarili natin sa kahirapan, anak. Hindi para makipagkaibigan. Carla, andito po yung ninang nyo. Nasaan si Brent? Yung real father ni Ana Karenina. Andun sa office ni Lolo Ninang. Mukhang serious sila yung nagmi-meeting. Ayaw nga na magpastorbo. Okay. Bricks, dito ka lang, okay? Right. I want to see him! Okay po. Medyo nagiging wild na yung mga nangyayari dito, no? Yeah. Ay. Too much drama. Nakaka-stress. Yeah, but still interesting. Parang TV game show. True. Ay. Parang cheap reality TV. Siyempre, yung mga contestants, basura, kaya cheap. Hey, stop it. Magiging mean ka na. You want proof? Wait lang. Manang! Manang! Yes, ma'am? Manang, pakitawag si Ana. Ay, opo, ma'am. Just wait, you'll see. Makikita mo. Stop, ang jojologs na. Alam mo, hindi maganda yan. Carla, tawag mo daw ako. See? Ayun si Ana, a.k.a. Daing Girl. Amoy pa lang, ulam na. Diba? Amoy daing. Carla, ako? Amoy daing? Hello? Meron ka bang ibang amoy daing dito? Meron pa bang ibang mabaho dito? Parang wala naman, Ana. Parang ikaw lang naman. Kaya sige na, move on. Baka mga may daing pa itong living room, ha? Sige na, you can go. Bye. Hey, alam mo, sobra na yun, Carla. Sobra din naman yung amoy niya. Kanina pa kita hinahanap. Galit ka ba sa akin? Uy, akala ko ba okay na tayo? Sabi mo pa nga, ipipinta mo ko, di ba? Gusto mo ng painting? Oh, yan. Ikaw yan. Oh, ngayon nakuha mo na yung gusto mo. Can you please leave me alone? Teka lang. Bakit dalawa yung ulo ko? Dalawa yung leg ko? Bakit ganun? Dahil kilala na kita. Two-faced kang tao, kaya hindi kita kaibigan. So stop pretending, please!
that you have signed a waiver, settle na tayo. Agreed. Hindi ko naman habol ang custody ng bata eh. Ang akin lang, gusto ko sana siya makilala if ever. Walang problema. Ama ka pa rin naman niya eh. Kung ilan ang gusto mo, hindi ako kukontra. Okay, good. So, pwede na natin simulan niya pangkolekta ng DNA. Unless someone will object. Oh, Daisy. Ikaw! Ikaw! Daisy! Sumulan kay Maggie! Daisy! Hindi na! Daisy! Na! That's enough! That's enough! Daisy, enough! Miss? Huwag kang lalapit. Ha? Bakit? Nakakaya kasi. Baka amoy daing ako. Kaya ako nandito eh. Gusto kong mag-apologize sa'yo. Doon sa ginawa sa'yo ni Carla kasi hindi tama yun eh. Hindi naman talaga mabaho eh. Baka kasi totoo yun. Tindera naman talaga ako ng daing. Minsan, amoy daing talaga ako. Hindi ko lang napapansin kasi sanay na ako. Alam mo, hindi totoo yun. Pinagtitripan ka na ni Carla, sigurado. Ako nga pala si Bricks. Sige, okay lang. Ana, amuin mo baka amoy daing? Sige. Hindi, hindi amoy daing. Okay na? Matagal na kasi ako nakatira dito. Eh, mabong yung sabon nila. Sabi nga sa akin ni Mami, sa'yo daw mapupunta lahat ng kayamanan ng Monte Claro kung sakali. Kung mapapatunay na ako nga si Ana Karenina ni Monte Claro. Pero kung hindi, balik na naman ako sa pag-aamay daing. Bakit kaya galit sa akin yun? Hindi ko alam na mahilig ka pala sa art. Oh, Pop, huwag ka lilingon. Baka mahimatay ka ulit. Aldrin? Karen, matanong lang kita. Bakit ba? Bakit pag nakikita mo, parang lagi ka nahihimatay? Mabaho ba hininga ko? Hindi. Hindi. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Nangyari na lang siya sa akin. Para nung dati, nung meron ako nagustuhan talaga na tuta. Meron yun eh. Tapos lagi ako nahihimatay kasi ang cute-cute niya. So, sinasabi mo mukha akong tuta? Hindi naman. Hindi, malay mo, mawala na rin yung tension ko sa'yo kasi nung nawala, nung nasanay ako dun sa tuta, okay na rin. So, baka masanay na rin ako sa'yo. Alam mo, Karen, sayang eh. Kung sayang yung pagkakaibigan natin kung di tayo nakikita, di ba? Anong mangyayari kung magsisiyang pa tayo dito eh? Kasi kung tutuusin naman, pare-pareho tayo may kasalanan kay Maggie. Except me. Pointless na magsisiyang pa tayo dito. Nangyari na yun eh, tapos na. Nagkamali tayong lahat. Pero ngayon may chance tayong mag-uilat ng pagkakamali natin. Dahil kay Brett, may tatama natin yung kay Ana Karenina. Tama na. We've wasted enough time. Kailangan na natin makuha ang DNA sample ng tatlong bata. We're going to know the truth, once and for all. Kailangan ipatawag ang tatlong Ana Karenina. Hindi ba kayo kinakabahan? Ana, mas kabahan ka dyan sa bagong dating. Akala mo kung sinong mabait, hindi naman pala. At least, ako. Pinapakita ko kung sino ko, wala akong tinatago. Hindi ako two-faced para sabihin ko sa'yo. Bakit hindi mo itanong sa nanay mo? Huwag na huwag mo madadamay dito yung nanay ko! Huh? Is this procedure safe, Doctor? Isang swab lang sa pisngi ay makakuha na tayo ng enough samples para ma-match ang mga bata sa parent DNA. Ang galbano pala yun. Diba, lumabas na yung result. Tapos nalaman na natin kung sino yung totoong anak ka na Nina. Paano mangyayari ito sa dalawa? Bibigyan ko sana si Nina kasi gusto ko na makipagbati sa kanya. Sila lang naman talaga yung kaibigan ko eh. Paano ako?
yung mga kaibigan. Bakit ka nakikipag-close kay Karen? Don't tell me you like her. Hindi ko siya kinakaibigan. Kinikilala ko lang siya. Di ba si Mami yung nagturo sa atin noon na dapat kilalanin natin ang mga kaaway natin? Balikta ako eh. Masarap ka daw magluto ng nilagang baboy. Bakit hindi ikaw magluto ng lunch ngayon? Sisip-sip ka pa gamit itong nilaga mo ha. Tignan ko lang kung may makakain